Simulan natin ka, Pando, doon sa plano ng DOJ, no, to file a class action lawsuit laban sa may-ari nung lumubog na fishing vessel. Nag-cause nga po nitong oil spill. Ito po ay gagawin ng DOJ para sa mga apektadong fishermen at mga residente. Kunin ko po muna ang inyong statement tungkol dito. Yes, sana matutuo, no? At welcome sa amin yon. At dapat lang talaga mapanagot, no? Itong responsable na may-ari nitong tanker na lumubog uli. Kasi ang pagkakaalam namin, parang iisa ito, no? Yung may-ari ng barko rin na lumubog last year, ng February dito sa Mindoro. Mm-hmm. At yung karga rin na lang is, ay isa, no? Mula sa Petron at pag-ari ni, pag-aari niyan, Tamunang, no? Mm-hmm. Para mapanagot. Mm-hmm. Malaki-laki po yung yung mga bilang ng apektado dito, hindi lamang po kayong mga mangingisda, kundi pati na rin po yung mga nagbebenta. Liban dun sa 30,000 na una naming figure na meron kami, may nadagdag pa po ba dito o sa tingin niyo po ay madaragdagan pa? Yes, oh, dali po yan, Rica, eh. Kasi pag yung apektado na kasi ng oil spill, hindi na lang dito sa bahagi ng Cavite and Bataan, no? Mm-hmm. Pati yung National Capital Region, part ng Paranaque, Nabotas, and part ng Bulacan, Pampanga. Mm-hmm. Kaya malaking bilang yan, mm-hmm, yung apektado na. Kasi meron na rin mga oil spill doon, no, sa gilid, mm-hmm, ng mga nabanggit kong mga bayan. Opo. Sa mga report naman po, Kapando, ang sinasabi, kontrolado naman na daw po yung oil spill. Ang BIFAR ay nag-order na rin po na wag na munang kumain ng mga shellfish, alimango, tahong. Pero yung isda, pwede naman daw po basta sa medyo malayong lugar doon sa pinangyarihan ng oil spill. Pero ano po ba yung abiso talaga sa inyo at ano po ba yung pinaka naging epekto sa inyong kabuhayan? Yes, nakarating, no, sa mga mangisda, no, no fishing, no sell zone. Ibig sabihin, pati yung paglalayag ay sinagbabawal. Kapag ganoon, dito totally 100% bawal ng mangisda. At kung manghuhuli ka man sa malayo, kailangan mong patunayan talagang malayo 'yon, eh. Kasi yung takot din, no, sa ating mga consumer, hindi nawawala 'yon kahit galing sa ibang lugar yung isda, yung takot na bumili, baka may halo na galing sa Manila Bay, ayaw rin bumili. Mm-hmm. Kaya napakatumal, no, ang isda. At wala nang isda kanina. Actually, galing ako sa Fishport dito sa may Cavite, ay wala talagang isda na makikita ka kahit ng mga limatag, ay totally wala na. Mm-hmm. Yung mga lugar po na apektado, anong tulong po ng pamahalaan yung naiparating na para sa mga apektadong mga mangingisda at mga residente? Ang nakarating sa akin, meron na rin naman daw bigas na naibigay at ilang goods, pero hindi sapat, no, doon sa pang-araw-araw ng pangailangan. Matatandaan natin, Rica, kasi yung kalagayan, no, ng ating mga mangangisda sa Manila Bay bago itong oil spill, ay binabayo na sila, no, nung kawalan talaga ng kita dito dahil nga doon sa dredging recognition mula 2021 pa hanggang ngayon. No? At ang karamihan ng mga mangangisda dito ay nagdadayo na ng pangangisda sa bahagi ng Bataan. At ito naman yung apektado ng paglubog, no, nitong barkong Tierra Nova, saan sila nangingisda. At ngayon, sa ganung palagay, no, dumampa yung bagyong Yolanda na halos mga dalawang sila makalao. Kaya napakalagay yan, inabot pa nitong oil spill. Kaya totally talagang, di malaman, no, ng ating mga mangingisda kung saan kukuha ng pang-araw-araw na pangailangan ng kanilang pamilya, lalong-lalo na sa ngayon, Rica, di ba, pasukan na naman. Kahit yung mga gamit ng kanilang mga anak ay hindi pa sila nakakabili. Kaya dagok din, no, doon sa pamilya, yung paano talaga tutustusan yung pang-araw-araw ng pangailangan at yung pangailangan pang iba tulad ng pag-aaral ng kanilang pamilya. Mm-hmm. Liban pa po doon sa mga inaitulong, no, na pagbigay ng mga bigas at saka goods, may sinabi po ba ang gobyerno na maaring magkaroon na naman, no, ibigay yung proyekto na katulad na lang po ng Tupad o kaya ng AKAP doon sa ibang mga sektor ng industriya natin? Wala pa akong narinig na gano'n, no? Programa. Pero sa bagay, yung Tupad naman, ano yan, eh, di ba, yearly yung programa na yan, taon-taon, at nasa duli yan, kaya anytime pwedeng gamitin yun, saka yung galing sa, yan, yung four-piece.
sa DSWD, dapat magtuloy-tuloy, regular na dumating yan. Pero ang immediate na kailangan talaga ngayon, Rica, yung pagkain ng mamayan. Kasi yun talaga ang burden niya yun, yung pamilya mo, yung malamang kung hindi yan nagkakain pa sa isang araw. No? Kaya yun ang panawagan na natin, sana masuportahan no? ng pangailangan ng ating mga mangisda, lalong-lalo na bawal na yung pangisda at kahit yung paglalayag ay pinagbabawal pa. Hindi pa po din kasi nililift yan no? kung kailan maaaring magbalik yung pangisda natin. Ano po yung plano natin ngayon, Kapando, kung kunyari tumagal pa po yung ban? Kasi alam naman po natin, matagal ang epekto ng mga oil spill, liban doon sa sinabi ninyo na kailangan natin ng pagkain para sa pang-araw-araw, ano pa yung kailangan ng ating mga mangisda? Ang immediate na kailangan, ano, yung fuel subsidy sa ating mga mangisda, para nang sa gayon ay hindi sila dito makapalaot sa Manila Bay dahil nga bawal, eh doon sa malayo, no? Sa part ng Southern Tagalog, part ng ano yan, papuntang West Philippine Sea, no? Tambale, yung kanila. Kasi kaya lang, ang problema doon, yung panggasolina ng mga mangisda, kasi hirap na sila eh. Bago dumating yung maggas, ang oil spill, hirap na sila. Kaya wala silang panggastos. Kasi yun dapat siguro, yung pag-get at tugunan no, ng ating gobyerno, national government, yung subsidy, fuel subsidy, o tulong no, para makapalaot balik, baka balik no, yung mga mangisda natin sa kanilang paglaot sa malalayong lugar na hindi kontaminado ng oil spill. Sa ngayon po, paano nagtutulungan yung mga residente at saka yung mga pamahalaan po para agapan yung pagkalat ng oil spill at epekto nito, particular na po doon sa baybayin na? Yes, meron namang ganun eh. Katangian naman ang mga Pilipino yan, di ba? Yung bayanihan, kapag merong mga disaster na ganit, lalong-lalo na sa mga komunidad ng coastal area, obligado no, yung mga mangisda at mga mamayang mirando, tanggalin yon kasi apektado yung kanilang pagsugan. At panghuli na lang po, panawagan po ng pamalakaya sa ating pamahalan. Yes, ang panawagan natin, ano, Rica, sa ating gobyerno, yung higit na, ano na yan, masalbis na yung barko na mga lumubog dyan para nang sa gayon ay mawala na yung takot sa ating mga mangisda. At habang hindi pa nililip, no, yung fishing ban at saka nozzle gun ay kagat na matulungan ng pang-araw-araw ng pangailangan ng ating pamilya. At ganoon din, no, yung mga anak, no, makabigyan, mga gamit pang eskwela para makapasok sila kahit sa panagpapanong pamamaraan no, na naghihirap kahit paano ay nakakapasok pa rin. At ganoon din yung para makapanumbalik yung mga mangisda habang hindi pa pwede dito mangisda sa apektado ng oil spill ay magkaroon no, ng suporta ang gobyerno sa pamamagitan ng tulong no, ng fuel o gasolina sa ating mga mangisda. With that, I'll let you go. Maraming salamat sa inyong panahon, Kapando. Si Sir Fernando Hicap, ang National Chairperson ng Pamalakaya. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Opo, maraming salamat po, Rica, no, sa inyong programa. Mabuhay po kayo. Salamat po. Ingat po.